magpapadala siya ng Cebu City Police Office ng 340 police personnel sa Negros Oriental sa tagubilin ng Police Regional Office ng Central Visayas o PRO-7 na palakasin ang seguridad doon kasunod ng pagpatay kay Gobernador Ruel Digamo at 8 iba pa sa loob ng kanyang residential compound sa bayan ng Pamplona noong March 4. Nagprotesta si Rama at sinabing ayaw niyang bawasan ang pwersa ng pulisya sa kanyang lungsod. Ako ay may doon statement, ayaw. Ayaw. Kulang magkita. Ayaw dyan, ayaw dyan. Agad namang ipinaalam ni CCPO Chief Colonel Erinio Dalugdog sa PRO-7 ang usapin. Sinabi ng opisyal ng pulisya na tinawagan niya si Colonel Noel Flores, Deputy Director for Operations ng PRO-7 at ipinaabot ang mga alalahanin ng alkalde. Ipinaalam ni Flores kay PRO-7 Director Brigadier General Jerry Biaris ang pagtutol ni Rama sa deployment ng mga tauhan ng CCPO sa Negros Oriental. Sumadya naman ang alkalde sa burol ni Governor Digamo nitong Lunes, March 13, para personal na ipaabot ang pakikiramay nito sa pamilya Digamo. Huling nakasama anya ni Rama si Governor Digamo nang makatanggap sila ng award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Dahil sa nangyaring insidente, ay pinahigpitan naman ni Cebu City Police Office Director Erinio Dalugdog ang seguridad ni Mayor Rama. Ipinag-utos ng CCPO Director sa kanyang 11 station commanders na higpitan ang seguridad ng alkalde kung saan man ito magpunta kahit hindi niya hinihingi ito. Hindi naman gusto ni Mayor Rama ang madaming security. I appreciated it, but wala maguna sa kumunaw na dagan ay kong security. Nagka sa concern akong pamilya. Kamo nga mga higala na ko, buhay ko katalaon ninyo. Ninyo, manghilak man mo kasi may tabunan ko for sure. Nga naman, wala may smiling mayor. Nakuha ninyo, wala may tabian nga mayor. Kugian nga mayor. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hesola, humahataw!